Isang maaliwalas na pagbati ang ipinaabot ko sa inyong lahat. Bagamat mayroong bagyo, signal number 1 dito sa ating probinsya, narito pa rin si Positivisting and her practical life. At ngayon nga, nagbabalik bilang part-timer sa isang kolehiyo dito sa ating bayan. Very basic ba kung muli nating bigyang difference ang history and historian? Yes, very basic history and historian. Pero basic din ba kung muli nating balikan ang mga halimbawa ng primary sources? Maaring nakalimutan nyo na, pero bigyang pansin natin at muling balikan ang mga halimbawa ng primary sources. Nandyan ang government records, artifacts, archival documents, letters, census. These are examples of primary sources. Very basic ba? Ano ba ang halimbawa ng government records? So, nandyan na rin yung minutes of the meeting or convention, yung mga certificates na kinukuha natin sa munisipyo, those are government records, at marami pang iba. Nandito tayo para hindi natin i-parrot fact ang past, kundi nandito tayo para malaman ang mga mahalagang bagay para magkaroon, mailink natin ang past sa present at mabigyan na rin ng solusyon ang mga problema na meron tayo ngayon. So, yun ang ibig sabihin ng parrot fact. Ano ba ang description ng isang parrot? Diba pag sa isang bahay, merong parrot, kung anong sinasabi ng may bahay, halimbawa, welcome, yun din ang malimit na inuulit sabihin ng parrot. So, ganun ba tayo? Inuulit-ulit natin sabihin, pero hindi natin alam ang kahulugan ng mga sinasabi natin dito sa history. Ulit-ulit natin pinag-aaralan ang tungkol sa history, pero hindi natin lubos na o naunawaan ang mga pangyayari o nais ipaabot ng isang historian. So, yun ang parrot fact. Should not parrot facts or parrot fact the past. But instead, we should breed the information or the knowledge we have from past to present para magkaroon tayo ng solusyon sa mga problema na meron tayo ngayon. Napakahalaga ng mga past events kasi nga meron connections or relations ang past at alam natin yon sa ngayon. Alamin natin ang pagkakaiba ng external criticism and internal criticism. Kapag sinabi nating external, panlabas yan. At kapag sinabi naman nating internal, pangloob. So, what is the difference between external criticism and internal criticism? Kapag sinabi nating external criticism, this is the practice of verifying the authenticity of evidences by examining physical characteristics, the time it was produced, and the materials used. Ano ba yung mga materials na ginamit? Halimbawa, papel na ginamit, ang ink na ginamit, at kasama na rito ang words na ginamit. Kasi pag ang ating evidences ay napakatagal na, ibig sabihin ang papel na makikita natin ay mamula-mula na, parang makikita rito na ibig sabihin matagal na talaga ang papel at ang or medyo napupunit na siya, at kapag ang ink naman ang pag-uusapan, nabubura na pero naaaninag pa ang nakasulat, at ang mga words na ginamit, ang mga words noon at ang mga words ngayon ay mayroong pagkakaiba. So napakahalaga para ma-verify natin ang isang bagay, yun ang tinatawag na external criticism. Pagbibigay puna sa mga bagay na nakaraan, ay ine-examine rin natin ang physical characteristics, ang time kung saan ito ay sinulat o na-produce, at ang mga
materials na ginamit. So, yun ang tinatawag na external criticism. Samantalang, kapag internal criticism naman, ay ito yung ating mga binibigyang clarification ay yung content, yung mga sinulat natin, ang kanyang truthfulness or factuality. Factuality, base doon sa mga kanyang naisulat na. So, yun ang internal criticism. The paper, it is already somewhat like dilapidated, but not really dilapidated. But the type of paper used in this birth certificate. See? The other one is this. Okay, the words used in the paper being used. So this is a certification or record of payment, but see the paper being used. And also the ink, but I have here, and then the signature, okay, and then the ink, the type of ink. What primary source is this? What type what primary source is this? What primary source is this?